Nanatili muna si Mang Tunyo, Kuya Leo, at Manong Armando doon sa tindahan. Inaantay nila kung lalabas ba yung batang babae. Tunyo! Huwag mo masyadong tignan yung bahay. Kaya nauudlot eh. Antay-antay ka lang. Huwag kang magmadali. Eh, paano po kasi malalaman ng bata na nandito tayo sa labas? Saka, kung sakali mang umepekto na yung dasal, hindi din tayo sigurado kung lalabas yung bata. Diba? Paano natin malalaman? At paano niya din malalaman? Alam mo, Tunyo, sa buhay natin, meron talagang mga bagay na hindi natin kontrolado. Kagaya nga niyang sinasabi mo ngayon, tama naman lahat. Walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung meron ba tayong mapapala sa pag-inom at pagtambay natin dito. Pero para sa akin, gusto ko lang talagang tumambay at uminom. Biro lang. Pero kasi Tunyo, sa mga bagay na walang kasiguraduhan, diyan na pumapasok ang pananalig at pagtitiwala sa amang may likha. Hindi naman nagkataon na narito tayo ngayon. Siya mismo ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo doon sa batang babae. Kaya manalig ka lang at huwag mawawalan ng pag-asa. Oo nga po pala, Kuya Leo, sa Kamanong Armando. Bakit niyo po ba ginagawa to? Hindi niyo naman kailangan tulungan yung bata ah. Isipin niyo, hindi naman natin kaano-ano yon, pero andito tayo ngayon. Naghihintay ng pagkakataon. Kung tutuusin, nahihirapan pa nga tayo eh. Eh ikaw ba, Tunyo? Bakit mo ba ginagawa to? Anong dahilan mo? Napatahimik ng sandali si Mang Tunyo sa tanong ng kuya niya. Oo nga, Tunyo. Di ba gusto mong yumaman? Eh bakit ka nandito? Hindi ka naman yayaman dito ha. Kung gusto mong yumaman, dapat andun ka sa bahay nyo. Tinutulungan mo yung tatay mo sa negosyo nyo. Hindi ko po alam eh. Basta, ang pakiramdam ko lang po, kailangan nandito ako. Tapos, hindi ko matiis na walang tutulong doon sa bata. Parang hindi ko kayang pabayaan. Kasi alam kong meron naman akong kayang gawin. Ang bigat sa pakiramdam na baliwalain eh. Yung tipong kahit mahirapan po ako, walang problema. Ang mahalaga sa akin, mabigyan ng solusyon yung nararanasan ng bata. Yan naman pala eh. Eh di alam mo na rin yung sagot sa tanong mo. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Pero kahit pareho lang kuya, gusto ko pa rin malaman yung sa inyo. Gusto kong madinig sa tenga ko. Kasi kaya din ako sumama para matuto. Matuto sa mga manggagamot. Saka gusto ko din pong matutunan kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Ganun ba? Siyempre, una para sa akin, ganun din. Kapareho nung nararamdaman mo.
Pero para mas maintindihan mo, Tonyo, ikaw ba? Kapag meron kang nakitang batang masasagasaan sa kalye, hayaan mo lang ba yon? O tutulungan mo? Siyempre, kahit sino naman siguro, ililigtas yung bata. Kasi alam nila, kapag nabangga ng kotse, maaaring mamatay. Kapareho lang din ang sa atin. Dahil naiintindihan mo at naiintindihan natin kung anong pwedeng mangyari sa bata. Dahil sa masamang elemento, hindi natin siya kayang pabayaan. Kasi alam natin meron tayong kayang gawin. Natural lang yon sa tao. Ang tumulong sa iba. Parte yon ng pagiging buhay. Kaya tayo buhay dahil meron pang ibang namumuhay. Lahat ng bagay may koneksyon. At ang koneksyon na yon ang nagbibigay dahilan sa atin para mabuhay sa araw-araw. Dahil alam natin sa sarili natin, meron tayong kapwa na makakasalamuha sa araw-araw. Mas mataas lang siguro ang level ng pagtulong kapag manggagamot ka kasi maging ang buhay mo, iaalay mo sa pagtulong. Mag-aaral ka, magdarasal, at ilalagay sa peligro ang sarili. Kasi hindi mo alam kung anong klaseng elemento yung kakaharapin mo. At ang pinakamahirap doon, hindi mo rin alam kung anong kaya nilang gawin sa'yo. Pero dahil parte yan ng sinumpaan mong tungkulin, kailangan mo yung gampanan. Kaya nga, hindi pinipilit eh. Kapag ayaw mong manggamot, wag. Kung gusto mo, mag-isip ka muna uli kung sigurado ka. At kapag nakapag-isip ka na, mag-isip ka pa uli. Kasi hindi biro ang haharapin mo. Sa kalagayan mo naman, Tonyo, nalilito ka pa. Kasi meron kang pangarap na gustong maabot. Na baka hindi mo makuha kapag tuluyan ka ng naging manggagamot. Pero sa kaloob-looban mo, yung puso mo, gusto ang konsepto ng pagtulong sa ibang tao. Ang payo ko lang sa'yo, magtiwala ka sa proseso. Darating ang panahon, maiintindihan mo rin ang lahat ng bagay. Pero huwag mong sobrang pag-isipan. Kasi lalo kang maguguluhan. Hayaan mong panahon at pagkakataon ang magturo sa'yo. Maging maligaya ka sa lahat ng nararanasan mo. Manong, Tonyo, bumukas na yung pintuan ng bahay. Kanina pa yan pero walang nalabas. Antayin pa natin sandali. Mahirap na. Baka hindi pa lubusang umepekto yung pangontra. Ayan na. Lumabas na yung bata. Tonyo, senyasan mo. Palapitin mo sa atin. Ning! Ning! Halika dito. Anong nangyari? Buti nakalabas ka. Asan ang lola mo? Nakatulog po eh. Nagtataka nga po ako. Kasi kalimitan, pagising na po ang lola, nakatulala na lang po yun sa kwarto niya. Ewan ko po kung bakit siya nakatulog ngayon. Sige, ganito ang gagawin natin. Meron akong ibibigay sa iyo. Ilagay mo to sa bawat kanto ng bahay nyo. Kailangan to para magamot ang lola.
Huwag mong ipapakita sa kanya, ha? Ano po to? Bakit ang daming bato? Paano po magagamot ang lola ko gamit ang bato? Basta, ilagay mo lang muna doon. Kailangan kumalma ng lola mo. Sa una, medyo magagalit yon kasi nakakairita yung amoy niyan. Amoy bulaklak. Pero para sa'yo, walang amoy yan. Lola mo lang ang maaapektuhan. Nga po pala, bago matulog ang lola, paulit-ulit niya pong sinasabi na darating na po siya. Meron daw pong darating? Ewan ko po kung sino yun. Wala naman kaming bisita eh. Kanan ba? Sige. Hindi kami aalis dito sa labas. Pumasok ka na muna sa loob at ilagay mo yan. Layo. Tonyo. Parang alam ko na kung anong klaseng elemento yung kumausap sa lola niya. Isang mataas na uri ng aswang. Gumagamit ng tapay. Ano manong? Tinapay? Bakit gagamit ng tinapay? Anong tinapay? Bingi! Tapay! Tanim! Tapos patay! Kalimitan ganon ang ginagawa nila sa bibiktimahin. Tataniman nila ng isang uri ng insekto. Lalasunin yung utak ng biktima ng ilang araw. Pagtapos noon, doon sila pupunta sa bahay para kainin yung pamilya ng biktima. Yung taong nasa ilalim ng tapay, siya pa mismo ang gagawa ng paraan para makapasok yung aswang sa bahay. Maging yung pamilya niya, lalasunin niya o papatulugin para wala nang maging problema sa aswang. Pupunta na lang siya doon sa bahay para kainin yung biktima. Ganun lang kasimple. Parang nag-order ka lang ng pagkain sa restaurant. Ibig sabihin, Manong, hindi tayo pwedeng umuwi ngayon. Kasi, kahit anong oras, pwedeng pumunta yung may gawa nito. E di sana, hindi na natin pinabalik yung bata sa loob. Nilayo na lang sana natin siya dito. Hindi pwede, Tunyo. Ang mangyayari kasi, pagtapos kainin nung aswang yung pamilya, ang susunod nilang gagawin ay kainin din yung nilaso nila. O di kaya namang gawing kalahi nila. Wala silang ititira. Kapag naabutan ng aswang na wala yung batang babae, yung lola ang bibiktimahin niya. Saka anong plano mo? Kupkupin yung bata habang buhay. Hindi naman pe pwede yon. Kailangan tapusin natin yung gumawa ng mahika para mawala to. Sigurado mamayang gabi, darating yon. Kung kaya niyong tawagin si Anton, mas maganda. Marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Hindi pwede, Manong. Manganganak na yung asawa niya. Saka, baka madamay pa sila pag nagkataon. Kakayanin na natin to. Umabot na ang dilim. Hindi pa rin lumalabas ng bahay yung batang babae. Mga puge! Mukhang napaparami na ang inom niya, oh. Pero, mukhang wala pa rin kayong tama. Malalakas pala kayong uminom. Marami pang alak dito. Magsabi lang kayo pag kulang pa. Basta, magbabayad kayo, ah. Ano ba?
Meron ba kayong gustong paluto? Meron. Meron ba kayong sisig? Mukhang marami pa kaming iinumin dito eh. Mas masarap yon kapag merong pulutang sisig. Abay, sakto! Specialty ko yung sisig! Sandali lang. At magluluto ako. Ilang oras pa ang lumipas. Sinubukan ng silipin ni Mang Tunyo yung loob ng bahay pero hindi talaga makita yung loob. Makapal yung nakaharang na kurtina. Tunyo! Halika na dito! Narito na yung sisig! Kumain muna tayo! Relax ka lang. Huwag mo masyadong madaliin. Hindi pa talaga lalabas yan. Alas 9 pa lang. Antayin mo. Mamaya nariyan na yan. Pagtapos nilang kumain, lumabas na uli yung bata. Pero kasama na niya yung lola niya. Batay sa aura nung matanda, gumaan na. Nabawasan yung negatibong pakiramdam. Pasensya na kayo sa inasal ko kaninang umaga. Ang sabi sa akin ng apo ko, narito kayo para tulungan kami. Pasensya na ha. Hindi ko din alam kung anong nangyayari sa akin. Gusto niya ba munang pumasok sa loob? Alam na nung tatlo kung anong ibig sabihin nito. Umepekto na yung mga pangontra ni Manong Armando. Hindi na sila nagsayang ng oras. Kaagad silang pumasok sa loob para gamutin yung matanda. Nagsinde ng puting kandila si Manong Armando at naglagay ng tubig sa baso. Nagbanggit din siya ng ilang orasyon. Manang! Tignan niyo ho yung tubig sa loob ng baso. Meron ho ba kayong nakikita? Abay! Wala naman. Tubig lang. Tinapat ni Manong Armando yung tubig doon sa kandila. Halos mapasigaw yung matanda. Kitang-kita niya daw yung lalaki doon sa baso. Yung lalaking kumausap sa kanila. Pero iba yung itsura nun. Nakakatakot daw. Kalma lang ho, Manang. Huwag po kayong matakot. Nandito po kami para tulungan ka. Leo, kailangan nating mahanap yung insekto na inilagay nung lalaki sa kanya. Kailangan nating matanggal yon. Nasa katawan niya ba yon, Manong? O narito lang sa loob ng bahay? Yon ang mahirap. Pwedeng nasa katawan niya. O pagala-gala lang dito sa bahay. Manong Armando. Kuya Leo. Ano yun? Tignan niyo. Bakit iba yung kulay nung salagubang na yan? Bakit kulay berde? Nagulat yung dalawa kasi walang hirap na nakita ni Mang Tunyo yung insekto. Kalimitan daw. Hindi basta-basta makikita yon. Lalo na kung hindi bukas yung third eye ng isang tao. Kumuha ng puting tela si Manong Armando at iniipan yon ng orasyon. Kaagad niyang hinuli yung insekto at inilagay sa isang garapon. Ayon naman kay Lola, bigla daw gumaan yung pakiramdam niya. Medyo parang nanlalaki daw kasi yung ulo niya nung mga nakaraang araw.
Pero ngayon, bigla na lang daw yung nawala. Mabuti naman kung ganun na ang nararamdaman nyo, Manang. Medyo nakokontra na natin yung ginawa nung lalaki sa'yo. Saka... Teka. Leo. Tonyo. Dito lang kayo sa loob. Ako lang ang lalabas. Bantayan nyo yung dalawa. Nariyan na siya sa labas. Ako lang ang gusto niyang makaharap. Ha? Bakit ho, hindi kayo pwedeng tulungan ni Kuya? Hindi pwede, Tunyo. Isa laban sa isa lang yan. Kapag tumulong ako, gagante at gagante yung pamilya ng aswang. Tagisan niya ng lakas. Kailangan ipakita ni Manong Armando na hindi uubra yung aswang para hindi niya nagambalain si Manang at yung bata. Kaya dito lang tayo sa loob. Pero Manong, kapag tumagal yan, lalabas na ako. Huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad. Parang pumikit ka lang saglit. Narito na ako uli sa loob. Alas 12 na ng madaling araw. Ilang minuto na ang nakalipas nang lumabas si Manong Armando. Wala silang narinig na kahit ano sa labas. Ni isang salita. Wala. Kuya Leo, ayos lang kaya si Manong sa labas? Lalabas na ako, Tunyo. Medyo matagal na to. Huwag na huwag kang aalis dito sa loob. Bantayan mo yung dalawa. Pakiramdam ko dinaya si Manong. Hindi lang isa yung nasa labas. Sige na, isara mo tong pinto. Kakatok na lang kami kapag ayos na. Pagkalabas pa lang ni Leo, kitang-kita ni Mang Tunyo na nag-iba yung itsura nung matanda. Medyo yumuko ito na para bang isang kuba at nag-unat ng leeg. Rinig na rinig ni Mang Tunyo yung tunog nun na para bang nababali. Kuya, ganyan po yun. Ganyan po si Lola kapag nagbabago. Kuya, natatakot po ako. Maya-maya pa, dahan-dahan itong humarap sa kanilang dalawa. Buhaghag na yung buhok, tapos yung dila niya nakalabas. Sobrang haba nun at halos umabot na sa kanyang dibdib. Yung mata din, nakita nilang umikot hanggang sa mawala yung kulay itim. Naglalakad na papalapit sa kanila yung matanda. Kasabay nun, yung pag-angil na para bang isang hayop. Takot na takot na yung batang babae sa itsura ng lola niya. Sa hindi namang malamang dahilan, nung makita ni Mang Tunyo yung takot ng bata, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Yung mga orasyon na ibinigay sa kanya ng tatay niya, kusang pumapasok sa kanyang isipan. Binanggit nga yung tatlong salita at inihip doon sa medalyon. Matapos nun, hinubad ito ni Mang Tunyo at isinuot doon sa matanda. Maniwala kayo sa hindi, biglang nangisay si Manang.
kasabay nun, yung pagbago ng kanyang itsura at pagbalik sa normal. Sunod-sunod na katok sa pintuan ang narinig ni Lamang Tunyo. Tunyo! Tunyo! Buksan nyo yung pinto! Ayos lang ba kayo dyan sa loob? Maging si Manong Armando at Kuya Leo niya, nagulat sa nasaksihan nila. Yung matandang babae kasi, nakahiga na at meron ding lumalabas na usok sa kanyang katawan. Tunyo, nilagay mo sa kanya yung medalyon mo? Ang tapang mo ah. Buti nilapitan mo. Nagbago ba siya ng anyo? Oo kuya. Pagkalabas sa pagkalabas mo, bigla na lang nagbago yung itsura niya. Hindi ko nga alam kung anong nangyari eh. Uy! Sandali nga! Bago kayo magkwentuhan dyan, tulungan niyo muna akong itayo itong si Manang. Kayo po, Manong Armando. Anong nangyari sa labas? Bakit po ang dami mong kalmot? Yung aswang eh. Akala ko mag-isa lang. Nakatayo dyan sa labas ng bahay nila. Nagulat ako, meron palang dalawa sa likuran ko. Ayun, sabay-sabay na lumusob. Mabuti na lang kinaya kong makatagal hanggang sa lumabas itong Kuya Leo mo. Ha? Eh bakit po wala kaming narinig ni Kuya Leo dito sa loob? Eh di sana, nakalabas po siya kaagad. Hindi nyo talaga maririnig yun. Merong sabulag yung mga aswang. Meron pa ngang mga taong dumadaan sa labas kanina pero hindi kami nakita. Orasyon nila yon para itago yung itsura nila at lakas. Alam mo ba, Tunyo? Bigla na lang nangisay yung aswang doon sa labas. Kasabay siguro paglagay mo ng medalyon dito kay Manang. Ha? Paano naman nangyari yun? Hindi pa kasi natin natatanggal yung baon sa kanya. Yung nakuha natin, insekto pa lang. Yun yung ginamit na instrumento para palakasin yung baon. Pero yung pinaka-orasyon, nasa loob ng katawan ni Manang. Magaling ang ginawa mo, Tunyo. Alam mo ba, tatagal ng ilang linggong gamutan bago tuluyang mawala yun. Pero ikaw, pagkasuot mo ng medalyon, nawala na. Ang pinakamaganda dyan, nasunog din mismo yung aswang, yung naglagay ng orasyon. Mukhang malayo ang mararating mo, Tunyo, kapag tinuloy mo yung panggagamot ha. Pasensya na po ha. Hindi ko po gustong istorbohin yung pag-uusap nyo. Pero, ayos na po ba ang lola ko? Magaling na po ba siya? Oo naman, Ineng. Ayos na yung lola mo. Wala nang problema sa kanya. Magpasalamat ka dito kay Tunyo. Siya ang pinakagumamot sa lola mo. Ay hindi naman, Ineng. Kaming tatlo yon. Kami nila Kuya Leo at Manong Armando. Nagtulungan kami para mapaalis kung anuman yung nanggagambala sa lola mo. Huwag ka mag-alala. Babalik ako dito paminsan-minsan para tignan yung kalagayan ninyo. Basta, pangako mo sa akin, aalagaan mo yung lola mo. Maging mabuting bata ka at mag-aral kang mabuti. Matapos ng pangyayari, naging maayos na ang lahat. Tama nga ang sinabi ni Manong Armando.
magaling na yung lola nung batang babae. Habang si Mang Tunyo naman, hindi pa rin makapaniwala sa nagawa niya. Paulit-ulit pumapasok sa kanyang isipan kung paano na lang biglang lumakas yung loob niya nung makita niyang nasa peligro yung buhay ng isang tao. Natuwa din siya sa sinabi ni Manong Armando na malayo ang kanyang mararating kung pipiliin niya ang mundo ng panggagamot. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Para sa akin, natuwa ako sa konsepto ng pagtulong nilang tatlo. Sipin nyo yun, hindi naman nila kaano-ano yung bata, pero hindi sila nagdalawang isip na tulungan yun. Saka, sang-ayon din ako kung paano pinaliwanag ni Manong Armando yung konsepto ng kapwa-tao at naturalesa nating mga tao ang pagiging matulungin sa kapwa. Dahil nararamdaman natin ang koneksyon natin sa kanila. Pero, sadyang meron lang talagang mga tao o elementong mapagsamantala. Yung tipong ginagamit nila yung lakas nila para makasakit ng ibang tao. Pero kahit na ganun, lagi lang tandaan na merong darating na tulong para sa atin. Tulong kagaya ng nangyari dito. Kagaya ng ginawa ni Mang Tunyo, Leo at Manong Armando. Gaano man kadilim yung kinakaharap natin, asahan nating darating yung panahon na sisilip yung liwanag ng pag-asa. Basta, huwag ka lang bibitaw. At patuloy na lumaban sa laban ng buhay. Yun lamang, mga kaninuno. Naway nagustuhan ninyo ang ating istorya. Para naman sa susunod na kwento, mahilig ba kayo sa mga engkanto? Yung tipong nakatira sila sa mga puno? Kaso ang problema, paano kung yung puno na yon nasa likuran ng bahay nyo? Abangan natin yan, mga kaninuno. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito. Ang tanong para sa video na ito, ano ang ibig sabihin ng tapay? Comment lang ng comment. Special shoutout para sa comment na ito. Siya ang nakakuha ng tamang sagot. Maraming salamat, mga kaninuno. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.